Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. What? The star in the reverse? Knight of Cups. Nawalan ka ng pag-asa na yung person mo ay still may feelings pa rin sa'yo, na mag-offer siya ng a cup of love or yung suyuin ka niya, yung kung baga ligawan ka niya ulit. Kung babae ka, kung lalaki ka, eh. Yung magparamdam siya sa iyo ba? Yung mga ganun. Wala ka ng hope na mangyari yun, na yung person mo ay magkaroon ng desire, no? Na i-pursue ka. Yung ganyan. Yeah. Aquarius and Cancer, Scorpio, Pisces. Kunin ko. Lagay ko na lang dyan para makuha ka ng energy mo mamaya. Main energy mo. In the reverse talaga. Four of Pentacles in reverse. Unstable. In love ka, guys. Person mo. Pero nawala ka na ng hope, ng pag-asa. And you feel unstable. Actually, binibitawan mo na yun. Yung parang ina-accept mo na lang na wala na. No? Mahal mo siya pero you have to let go. Parang gano'n, nag-move on ka. Kasi nawala ka na ng pag-asa eh. Mahal mo siya, oo, mahal mo siya, pero kailangan mo siyang bitawan, kailangan mo siyang i-let go kasi feeling mo, wala nang feelings itong person mo na to, na parang hindi ka na niya ipupursue pa. Yung gano'n. Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Hindi ka na komportable or hindi ka na stable. Hindi ka na feeling stable sa connection yung dalawa na. Naging hopeless ka na. Yung gano'n. Mahal mo siya. Oo, mahal mo siya. Yun nga lang, yung person mo ang problema. Kaya nawala ka na ng hope or pag-asa sa connection yun. Nawala ka na ng hope na still may feelings pa rin siya sa'yo, na ipupurso ka niya, na mahal ka niya, yung ganun, na yung siya yung gagawa ng moves or siya yung mag-reach out sa'yo, yung ganun, yung mag-offer siya ng cup of love or ang gusto ka pa rin yung magpursige siya na mag-offer sa'yo ng cup of love or yung suyuin ka. Wala ka na ng hope na gagawin niya pa yun eh. Na mag-e-effort pa siya ng ganon. Na yung magpupursige siya para lang maging kayo ulit. Yung ganon. Yun ang mahirap, guys, pagka yung person nyo ang ayaw, no? Dadating sa point na i-accept mo na lang, no? Wala na talagang pag-asa. Well, hindi lang ikaw, maraming tao yung naka-experience sa ganyan, and it's part of life, no? Parang ganun. Siguro mga experiences lang din yan. Tingnan natin kung ano yung mga papasok sa buhay mo. Mga blessings sa buhay mo na paparating. Ano yung mga blessings na paparating? Strength.
magiging matibay ka lang. Strength. Ang magiging mas lalo kang matatag, matibay. Mas lalong matibay yung isipan mo, the way ka ma-judge, yung judgment mo ba. Yung hindi ka nagiging weak or mahina, no? Pag mag-isip ka, kumbaga maging matibay ka, hindi lang basta emotionally, kundi mentally, maging matibay ka. So, blessings yan para sa'yo. Ano pa? Ano pa yung mga blessings paparating sa'yo? Kumbaga magiging mentally strong ka. And possible emotionally strong din. Yung hindi ka basta-basta nadi-discourage. No? Yung isip mo ay matibay, strong, and matatag na hindi ka basta-basta mag-give up sa kung ano man yung goals mo, pangarap sa buhay. Yung na positive ka, no? Yung judgment mo na hindi ka naging mahina o hindi ka madaling matangay, no, ng mga problema. Ganyan. Laking bagay, guys. Pagka strong yung isipan mo, matibay yung isipan mo. Kahit anong challenge, ay kaya mong malagpasan yan. You will achieve great or magiging victorious ka sa lahat ng mga challenges or sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, sa lahat ng bagay. Pag matibay yung isip mo. And pag matibay din yung damdamin mo. Parang yun. Ano yung mga darating sa'yo? Salam. Oh. Tingnan ko ah. Parang Three of Cups to eh. Three of Cups. Is it the first one? Person ba to? Bagong card is it? Yeah. Person to. Person na in love kasi merong heart dito. Wala nga natin pangalan pero a person na nagkaroon ng separation sa inyong dalawa. Ilang beses na naghiwalay kayo nito. Maring dalawang beses. So, until now, inspiration kayo yung dalawa. Three of Cups. And para bang nagiging soft na yung energy ng person na to. Let's see. Sino yung person na yun na darating sa'yo? Oh my gosh. Yan yung wini-wish mong darating sa buhay. Yan yung wish mong person. Masyado marami ito. The world. Ah, may distance to sa inyong dalawa, guys. Na-met mo to online or sa pag-travel mo. Basta merong distance to sa inyo. Winish mo na magkita kayong dalawa. Winish mo you will meet this person. Lalo na kung hindi pa kayo nag-met in person. Para bang everything para sa iyo yung taong yun. Winish mo or once merong kang winish.
dati man yan or lately, na siya yung wish mo, siya yung dinidesire yung puso mo, na you will be happy pagka nandiyan yan yung person na yan sa buhay mo. Yun yung blessing sa'yo. It's your wish come true. Your wish na person, na tao. More information sa person na darating sa'yo. Ano yung pagkatao yan? Ano yung main energy niyan? See? Nasa ibang lugar to. Possible na sa ibang lugar talaga to, guys. May distance yung lugar. Lumipat or tumira sa ibang lugar or nag-migrate or else ay balak mag-travel, balak mag-migrate. Yan ba yung ex mo? Hindi naman. Nine of Swords in the reverse. Eight of Pentacles. And hardworking yung person na yun. And naka-recover na yan sa mga trauma, sa mga kinakatakutan niya, sa mga nagdala sa kanya ng depression, ng anxiety or takot, mga ganyan. Para may trauma ng person na to, pero nawala, naka-recover na siya. Na-conquer niya na yung fears niya. Yung gano'n, si introverse na yun eh. New person ba itong i-bless sa'yo? Parang hiniling mo yan eh. Hiniling mo yan na may darating na new person for you. Kasi nga, nawalan ka na yung pag-asa doon sa past person mo. New person ba to? Yeah, new person yung pala to. Kilala nyo na ba yung isa't isa ng new person na yan? Pero yun nga lang, may distance. So, maraming nakausap mo yun online talaga, guys. No? Oo, pero hindi pa ganun kaklaro. Or yung wala pang, parang malabot pa yung pag-uusap nyo. Hindi pa, parang stuck. So, ibig sabihin, hindi pa ka nagkita. Yeah. Pero nawala na yung mga trauma nitong person na to eh. May balak din na mag-migrate, lumipat, or mag-travel. Ma-effort pati yan. O kilala niyo yung isa't isa, pero yung parang nanghula pa lang kayo sa isa't isa, ano, na hindi nyo palubusan kilala talaga yung isa't isa. Makaka-chat nyo, ganun. Yung darating sa buhay mo, makikita kayo niyan. In person soon. Makikita kaya kayo. Ay. Three of Cups. Yes, magkakaroon ng reunion. So, celebration, no? Possible with your friends. Parang, yeah, there will be a reunion. Or, ipakilala mo siya sa family mo. Mga ganun. Magkikita daw kayo soon. Ano ang feelings niya sa'yo ngayon? Ano yung person na yan? Ano ang feelings niya sa'yo? Oh, Hermit. Ten of Pentacles. Actually, hindi niya sinasabi sa yung feelings niya. Kinikip niya lang sa sarili niya. Pero, dinidesire niya bumuo ng family with you. With the Ten of Pentacles.
Kasi possible mag-isa yun sa buhay. Kailangan niya ng partner. Gusto niya din magkapamilya. Yung magkaroon siya ng pamilya niya. Yung ganyan. Magkaroon siya ng asawa, partner. And ikaw yung natipuhan niya maging partner. Feeling niya ikaw na yung magiging forever niya. Yung makakasama niya habang buhay. Yung magiging partner niya habang buhay. Ganun. With the moon here, para bang emotional na. Mag-isa lang siya. May distance sa inyong dalawa, guys. So, kung sino na nakaresonate dito, ha? Parang emotional siya na mag-isa lang siya. Oh. Malungkot to kasi mag-isa lang siya sa buhay or wala siyang kasama, wala siyang partner, and feeling niya ikaw na yon, ikaw na yon. Ikaw na yung magiging partner niya, ikaw na yung makakasama niya sa buhay na magiging happy na siya, magiging masaya na yung buhay niya kasi may partner na siya. And then, yun nga, bubuo kayo ng sarili yung pamilya, yung ganyan. So, ibig sabihin, seryoso ito sa'yo. Kasi mayroong 10 of Pentacles, yun nga lang, hindi siya expressive sa feelings niya, no? Para bang hinahide niya yung feelings niya. Pero, feeling niya magiging maganda, buo, kompleto, masaya yung maging buhay niya with you. Pag bumuo kayong pamilya, may mga plano na ba yan sa inyong dalawa? Meron yan. May mga plano na yan. Queen of Cups. Bagong kausap mo man, bagong karelasyon, bagong kakonek, may plano na yan. So, umpisa pa lang pag seryoso yung tao. May plano na yan. Pag hindi masama yung intention niya, kung naghanap talaga ng magiging partner niya. So, umpisa pa lang yan, may plano na yan. Gusto niya ng bumuo ng pamilya. So, ganun yung person na to. Tsamba mo at seryoso. Yung person na nakilala mo. Yeah. Nagkakaroon ka na ng importansya sa kanya. Oh. Ng halaga. Ng worth. Ng halaga. Para na-attach na siya sa'yo emotionally. Yeah. Pero kinikip niya sa sarili niya. Hindi siya ganun kasi outspoken sa feelings niya. Kahit emotional siya, sinasarili niya lang yung feelings niya. Hindi siya ganun ka-expressive sa feelings niya. Hindi kagaya ng ibang tao na sabihin nila, mahal-mahal ka, ang daming sinasabi, pero yun pala kay piki lang. Hindi pala totoo, puro lang salita. Hindi pala totoong mahal ka or hindi ganun yung naramdaman nila. Kasi masama yung intention or manloko lang pala or manglaro, ganun. Yung taong sa umpisa ay sabihin niya mahal ka na niya, ilang weeks pa lang na kayo, ay parang malabo yun, di ba? Kung na-notice niyo, parang hindi totoo. Pero pagka yung taong hindi ganun ka-express yung feelings, eh mas malalim yun magmahal, di ba? Well, depende din, no? Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Possible, guys, na yan din yung nagbibigay ng strength sa'yo ngayon. Yung tao kausap mo na yan. Yun yung person. Yun yung nagbibigay ng pag-asa para sa future mo. Yan yung nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo. I know. With the judgment dito.
Para bang nag-aalangan ka pa eh, na alisan or talikuran na iwanan yung past person mo at sumama. Kasi ba na sinabi niya na sa'yo na isasama ka niya. Nasa ibang lugar siya, guys. Para ano pa pa eh, yung parang tinitingnan mo pa kung maghahabol pa yung past person mo eh. Yung parang hindi pa huli ang lahat, yung parang ganun. Pero nang wala ganun nang hope dyan ah, sa past person mo. Sino mahal mo, past person mo? Mahal mo nga talaga yung past person mo eh. Past person mo ang mahal mo. Ace of Pentacles. Yeah, siya yung gusto mong makasama, guys. Mahal mo yung past person mo, yun nga lang. Walan ka ng pag-asa na. Kaya nga, parang tumitingin ka pa sa likuran mo dito. Kung nga rin, tumitingin ka pa sa likuran mo. Na parang inaantay mo pa siya na darating siya and then na pigilan ka. Parang gano'n na yung kumbaga bala ka isama na yun. Nung new person na to sa ibang lugar, no? Sa ibang lugar, kasi sa ibang lugar siya nakatira eh. At parang inaantay mo pa. Hindi pa uli yung lahat. Pigilan mo ako, parang kung mahal mo ako, dumating ka na bago mo huli ang lahat. Na sumama ako sa bagong person. Parang ganun. Let's see. Ano yung feelings ng past person mo sa'yo ngayon? Kasi mahal mo pa yung past person mo. Ten of Pentacles in reverse. Five of Wands. Ano to, guys? Ma-pride yan. Kaya ka nitong tiisin eh. Feeling superior. Hindi magiging submissive yan sa'yo. Hindi yan. Kaya pala. Hindi yan magsasubmit sa'yo. Hindi yan magiging submissive. Kumbaga, yung kung hindi mo siya kausapin, hindi ka din niya kakausapin. Kung magpatigas-tigasan ka, or kung magpatigas-tigasan kayong dalawa, ganun. Yung, kung hindi na kayo nagkikibuan, so, ano to, matibay to, sa yung, ghostingan, o yung walang kibuan, magiging down to earth sa'yo. Feeling superior nga to yun eh. Five of Wands, oh. Kumbaga sa away or sa conflict, hindi naman papatalo. Hindi yan yung klase ng tao na magpakumbaba. Yung makapag-ayos. Hindi. Iba siya eh. Ang gusto niya na suyuin mo siya ng suyuin or magmakaawa ka pa sa kanya. Tapos, pangit may ugali niya. Na naghiwalay na kayo, na you're in separation na. Well, with the Ten of Pentacles here, may isa sa family nito na ayaw sa'yo or sinusulsulan to. Kung kaya matigas itong person na to. Kung kaya parang lalo lumalaki yung ulo. Ayaw sa connection nyo. Kung kaya lalo lumalaki yung ulo nyo. Then, yun yung past person. Yun yung person. Ano yung deep feeling sa'yo ng new person yun? Hi! The Hermit in Reverse Temperance. Okay.
Temperance and the Hermit in reverse. Yan yung lumabas eh. Kalmado lang. Balanced. Parang kinakalma niya na yung sarili niya. Nakatingin sa malayo, no? Parang gusto ko na niya makita, makapiling, makasama. Pero parang hindi siya ganun ka... Hindi siya nagmamadali, no? To see you, to be with you. Parang kalmado lang siya, relaxed. Yun yung feelings niya dito, yung deep feelings niya. So, relaxed yung deep feelings niya. And, bago niya ilabas itong totoong feelings niya sa'yo. So, may balak nung sabihin sa'yo yung totoo niyang feelings. Pinapakalma niya lang yung sarili niya, yung damdamin niya. Nirelax niya lang yung sarili niya. For now. Ano yung next move ng new person na yan towards you? Palang Queen of Pentacles, ang mapangasawa ka, Knight of Swords. Well, kung mayroong mga challenges to sa connection yung dalawa ng new person mo, na parang, or kaya may challenges sa kanya na puntahan ka kasi mukhang nasa lugar tong malamig, or mukhang may mga challenges, or yeah. Baga ipupursue ka nito eh. Talagang itutuloy niya yung kung ano yung gusto niya mangyari sa inyong dalawang puntahan ka niya. Yung ganyan. Na wala makapigil dito kahit na may mga challenge pa, kahit na may mga obstacle, or kahit may mga blockages pa yan, wala makapigil sa person na to eh. Magpipersevere talaga to na mapangasawa ka niya. Yan yung next move niya. So, yan. Ano ba yung gusto mangyari ng person sa inyong dalawa? Four of Pentacles. Judgment. Magkaroon na ng stability sa inyong dalawa. Isa yan. Or, may isama ka. King of Pentacles. Ang magkaroon na ng stability sa yung dalawa. May isama na kayo. Ang maging spouse ka na niya. Yung magiging a good provider siya sa iyo. Yung ganyan. Magiging reliable na person para sa'yo. Emotionally, lalo materially, no? Yung makip ka na niya. Yung, yung hindi ka na mawalay sa kanya. Yung ma-secure na na partner ka na niya, na sigurado na kayo ng dalawa ang magsama, yung ganyan. Ano pa? Ano pa yung mga gusto niyo mangyari sa inyong dalawa ng new person? Nine of Cups, Ten of Wands in reverse. Yung mawala na yung mga baggage, or ma-release na yung mga baggage, pwede nga kung mayroong mga responsibilities, pwede ganyan, or baggage, or problema, no? Mawala na yung mga problema.
between the two of you, or any baggage. Kung may sama ng loob, yun yung ma-release, no? Wala na yung mga sama ng loob, or selos, galit, any baggage, yung matupad yung wish niya. Na ano? Jesus. Pagtagumpay yung inyong relationship. Maging victorious. Na magsama kayo na long term. Pang long term. Ganyan. Na you will be in a long term relationship. Na maging long-term yung relationship nyo, na magtagumpay yung relationship nyo. Kasi sa relationship, yung mga challenges niyan eh. Ano pa? Ano yung wish niya? Death card. Yung mga magkakaroon na ng pagbabago siguro sa buhay niya, no? Mga transformation, mga improvement, yung ganyan. Yung mag-improve na yung inyong situation. Lalo na wala siyang partner in real life. Wala siyang kasama sa buhay pa. So gusto niya ng, what's with the death card here? Yung mga pagbabago na gusto niya. The Chariot. For onesie, gusto niya nang may makakasama na siya sa buhay. Gusto niya nga, meron na siyang partner na meron na siyang minamahal, meron na siyang binibigyan ng atensyon, meron din ang bibigay sa kanya ng atensyon. Merong nagmamahal sa kanya at meron din siyang minamahal. Yung mga ganon. And yun yung mga dinidream ng person na yun. Ang magkaroon siya ng partner ng asawa. Yeah. Magkaroon na ng yung magtagumpay na makapag-asawa na siya. So, kailangan niya talaga ng asawa. Yan yung maganda dyan kasi natsambahan mo yung talaga naghanap ng mga pangangasawa. So, ayan. Kasi, lalo sa online, madami yung gusto ay trip-trip lang or naghanap na ng rebound or naghanap na ng parang paglaruan niya and then naghanap na ng masaktan niya. Yung mga ganyan, no? Kasi yun pala ay nasaktan din ng iba. O kaya ay naghanap lang ng scam. Di ba? Madami yan sa online. May mga scammer din. O kaya ay may naghanap lang ng yun nga, scam ng mapirahan. Madami na bibiktima yan eh. Di ba? Yung mga hindi aware. No? Kala nila ay true love na yun pala kay scammer. Na yun pala dun pa lang sa hihingian ka ng pera. Di ba? Or iba-iba yung strategy ng mga yun. Lalo na kung babae ka, bakit kung magbibigay ng pera? Di ba? May iba kasi, ano, ganun, may ganun talagang babae. No? Na sila yung nagbibigay ng pera. Sila yung nagagastos. Yung, ewan ko ba? May mga ganyan. Pero, yun na, iuso yan sa online, ba? Or, meron din na babae na namimira din. Ang gusto ay mamira lang din. Kultigil, no? Babae or lalaki. So, madalang yung seryoso na ganyan. Naghanap talaga ng partner and chamba mo at natagpuan mo yung ganyan. So, ito na lamang guys for collective reading sa mga baguhan pa rito sa aking channel. Please do subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button na nasigaran mo na-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko at paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.